Mercy. Hi, Dave. Kumusta? Mercy, sorry ah. Wala kaming nakuha ng lead sa pagpatay kay Norman de la Cruz. Pero kung totoong pinatay talaga siya, malinis yung pagkakagawa ng krimen. Pero meron kaming interesting development sa process ng investigation namin. Ano yun? Posibleng buhay si Norman. At nagtatago na sa ibang pangalan. Sino yan? Sabi na lang kung sino yan. Wala kasi si Dad dito. May emergency meeting, but he's gonna be back soon. Hindi mo ko kilala. Anong ginagawa mo dito, attorney? Galing ako ng foundation. Sinabi sa akin ni Rachel na nagpatid ka dito sa driver mo. Kung magagalit sa akin, attorney. Okay. Yan lang ba talaga pinagtaba dito? Hindi kita maintindihan. Sino ka ba talaga, attorney? Yung jail guard. At may isang entry doon na pinapayuhan niya si Norma na humuha ng law sa Maynila pagkalabas niya sa munti. So kami, sinerch namin yung mga different universities nag-offer ng law. Pati na rin yung mga bar passers simula ng 2020 hanggang ngayon. Wala kami nakitang Norman de la Cruz eh. Pero, surprisingly, meron kami nakitang Abraham Espiritu. Top 10 siya sa bar exams. At, ito yung litrato. Pasok. Kanina pa kita hinahanap. Pwede ka bang makausap? Tungkol saan? I brought you wine. Uminom ka muna. Tungkol sa isang sikretong nalaman. Anong ibig mong sabihin? Hindi pwede malaman ni Dato at ng asawa ko. Sikreto nating dalawa to. Ms. Sigire, hindi pa rin kita maintindihan. Tungkol to kay Tasing de la Cruz. Carlo J. Caparaz, Lumuhod Ka sa Lupa, weekdays sa Hapon Champion.